Good evening and welcome to News Cafe. I'm Mitzi Borromeo. August is Buwan ng Wika or National Language Month. And tonight, we put the spotlight on a new initiative that celebrates the Filipino language, a literary caravan called Biyaheng Panulat. To tell us all about this and more, we have with us Philippine literary writer, multimedia artist, and professor at the Filipino Department at the College of Arts and Letters in UP Diliman, June Cruz Reyes. We also have Filipino contemporary writer and professor at the Faculty of Arts and Letters and Creative Writing in the University of Santo Tomas Graduate School, Eros Atalia. And we have Filipino comics artist, author, and musician, Manix Abrera, best known for his daily comic strip, Kiko Machine. Good evening, gentlemen. Welcome to News Cafe. Good evening. Mga boy, ang boy band natin. Boy band. So apparently, ang Biyaheng Panulat is now known as a boy band. Of course, nandyan si Lola Hati. Pakwento nga. Oo. Sinong una magkukwento? June, pakikwento ang Biyaheng Panulat. Na-launch to noong July 24. Sa PUP, ano? Sa totoo, ngayon lang nagkasama-sama itong mga manunulat na ito. Ito yung mga, siguro hindi ko dapat isali yung sarili ko. Ito yung mga binabasa. Ang humble nyo naman. Ito rin yung ayaw ituro ng mga konserbatibo sa akademya. And finally, to test siguro kung meron bang Filipino readers, meron bang nagpapatronize ng Philippine Lit, tinest namin ito. Ang ginawa naming venue, yung outside the Big Four. Kasi yung Big Four, hindi naman kami tinitilian doon. Saka hindi yung hinahanap nyo, tinitilian. Kasi yun ang nangyari sa launch, no? Tinitilian kayong lahat. Palagay ko lahat naman tayo nagta-travel. Pero ngayon lang ako nakakita ng launching o literary affair na tumitili yung mga tao, tsaka libo dinagsa. Yung hanggang 4, naging 8 o'clock. Wow. Ang ibig sabihin lang nito, buhay ang panitika ng Pilipinas. Nung tinanong ko, bumibili kayong libro? Sabi, hindi ho, nagbabasa lang, nahihiram lang kami. So, siguro ito yung interaction ng writer at saka yung reader. Lagi namin sinasabi na, one half, walang manunulat kung walang reader. So, kalahati ng panitikan ay mambabasa. Kung walang mambabasa, walang writer. So, paano naman yun naisip to? Paano nyo nabuo yung grupo? Eros. Isang kwentuhan lang, isang pagtitipon-tipon ng kwentuhan na kailan-kaya natin makikita yung mga Filipino writers naman yung magsasama-sama para ma-promote yung Philippine literature. Kasi pag may mga book fair, kadalasan mga international, mga foreign books yung pinopromote. So naisip namin, siguro isang araw, pangarapin din natin na magkaroon ng isang araw para sa mga writers sa Filipino, sa Pilipinas. Ikaw, Manix, ang mga ikaw yata ang bunso dito, no? So, kasama mga mentors also. So, nakakatakot nga eh. Kasama ko mga kasi baka i-draw nyo kami dahil. Oo nga eh. Kukomics nyo kayong lahat. So, sino mga kasama nyo dito? At tell us about yung next plans for the caravan. Saan ba kayo pupunta-punta? Next plans natin. Around, this is a nationwide campaign. Meron kaming naka-schedule sa August 8, August 14 sa Rizal Technological University, tsaka sa Philippine Normal University, sa September 18 sa Holy Angel University at sa Bulacan State University, at fully booked na yata kami hanggang December, January. No? Plano na iikot yung caravan sa hanggat maaari sa buong bahagi ng Pilipinas. So yung kasama nyo sa launch na nandyan rin si Ricky Lee, Luwalhati Bautista, at Bob Ong Dawel. Si Bob Ong hindi talaga nagpapakita, may no? Representative. May representative. Oh. So anong masasabi nyo sa audience reception? So sabi nyo nga talagang you've never seen this kind of reaction. Yung ang dami ko namin napuntahan ng mga literary event, nagsasalita kami sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, sa maraming skwela. Pero yun yung pagkakataon na nakita ko na nagsisimula dapat alauna eh, pero alas 10 pa lang puno ng venue. Yung haba ng tao na naghihintay, tapos pila. Pila talaga, no? Parang pila ng NFA rice, ganun. pagdating mo, nagpapalakpak yung mga bata na nagtitilian. Nakakatawa kasi hindi gagawin sa top 4 yun, Big 4 universities. No? Kasi baka hindi ka papasokin, wala kang ID. Eh.
Ang maganda doon kasi yung mga bata naghintay sa sobrang punong-puno na talaga yung loob ng venue. Sa labas, naghihintay sila. Mm-hmm. At hindi talaga sila umalis hanggat di kami nakakalabas para makapagpapirma ng kanilang libro, makapag-picture, makapag-chika-chika. Mm-hmm. Nakakataba ng puso. Oo. Magandang parang pre what you call like an eve to the linggo ng or buwan ng wika. Ito daw ang objective ng kampanya, no? Ay tungkol ito sa pagbabasa, pagsusulat at pagpapalaganap ng panitikang Pilipino. Yan rin yata ang theme ng buwan ng wika, no? Linggo ng wika. So just some trivia, apparently how it started. Ang buwan ng wika, the celebration is pursuant to Proclamation 1041, which is signed by former President Fidel Ramos. It declares the annual national celebration of the National Language Month every August. And also, former President Manuel Quezon, considered the father of the national language, was born on August pala, August 19, 1878. Pero June, pakwento naman, the history of the Filipino language. Nag-iba to, no? Talagang evolution nito. Ano ba talaga tayo? Filipino, Pilipino, Tagalog? Ay, ganun. Yung kasing Pilipinas, no? Joke muna, no? Pangkapampangan yung Pilipinas. Kaya lang yung Pilipinas, pag sumigaw ka ron ng mabuhay ang Pilipinas, magiging mabuhay ang Pilipinas. Oo. Aksidente lang ito. Nagkataon na yung wika, aksidente yan. Nung dumating si Magellan, pinatay sa Cebu. Kung hindi nila pinatay sa Cebu yun, Cebuano tayo. Nung dumating si Legazpi doon, pinalayas. Eh yung mga Tagalog, ewan ko kung mabait ang tawag doon. Mabait, magandang pakinggan yun kaysa sa duwag. Ganun ba? So, tinanggap siya sa Maynila, nagkataon na nandun doon yung Malacanang. Eventually, nandito yung mga major channels. Mm. Nandito si Mother Lily. Mm. And may wika ang Maynila. Oo. So, dahil sa Maynila, ang center ng political power ng Spain at ang salita dito ay Tagalog, natural na ito ang magiging umpisa ng Filipino. Kung bakit naging Filipino, eh kasi yung unang presidente mo, Filipino. Yung unang yung gagawa ng balarila mo, I mean Tagalog. So Tagalog, aksidente lahat na yan. Kung nagkataon na yung Malacanang, yung Department of Education, yung mga tabloid na sa ibang probinsya, yun ang magiging wika. Mm. Anong masasabi niyo sa theme? Kasi ayon sa komisyon ng wikang Filipino, the theme ngayon daw, Filipino, wika ng pagkakaisa. So ang Filipino daw ay language ng national unity. Pero di ba being an archipelago, regional, dahil sa daming dialect, totoo ba kaya talagang ma-unite tayo sa Filipino or Tagalog, Eros? Sinasabi ni Pinker, kinakila, ayoko maging academic yung tanong. Sinasabi ni Pinker na kinakailangan ng isang bansa ng common na wika. So I think kailangan talaga ng isang bansa ng pambansang lingua franca. Pero hindi dapat ito lang gagaling sa isang particular na grupo lang o ng isang tao lang na magpa-prescribe. Ano ba talaga dapat ang wika? Kasi ang wika, dyan nakatira yung sensibilidad, yung pangarap, pithaya, panaginip, karanasan ng bansa. So nagkumakatawan siya sa kung ano ang worldview or vertorjang nating mga Pilipino. Mm-hmm. Kaya posible na yung wika ay mag-ugnay naman talaga. At hindi dapat gamitin yung wika para sabihin na panghati palalo sa mga mamamayan. Mm-hmm. Well, sa isang banda, tama naman na sabihin talaga na posibleng maging susi o instrumento ko sa pagkakaisa ng isang bansa. Mm-hmm. Ikaw ba, Manix, being the youngest, naalala mo ba mga linggo ng wika sa eskwelahan, di ba? Dalawang buwan lang tanda ko dito, bakit ako youngest? Sige, by a little bit younger. Kasi we usually think pag linggo ng wika, kailangan magbarong, magbarot-saya. May declamation, di ba? Oo. But your generation, mas mga dawa. Di ba? So, yan ba talaga ang ibig when we talk about buwan ng wika? Ako, naniniwala ko na hindi dapat ako, kung hanggat maaari, pag may mga imbitasyon sa buwan ng wika, hanggat maaari, tinatanggihan ko. O buwan ng, kasi parang nililegitimize mo na may totoong buwan ng wika. Kasi, good point. Pag nag-celebrate ka ng birthday mo, isang taon, kasi isang beses ka lang pinanganak. Pag nag-celebrate ka ng death anniversary, isang beses lang kasi, isang beses lang siya namatay. Isa-celebrate mo yung buwan ng wika kasi isang buwan ka lang magsasalita ng Filipino, isang buwan ka lang magiging Filipino. So, hindi totoo dapat yun. So, sa ibang, hindi dapat natin sinaselebrate ang wikang pambansa dahil sa Agosto, kundi bahagi ito ng araw-araw mong kakabit ng bituka. Tama. Nananaginip ka sa wikang ito. Uh-oh. So, hindi mo dapat siya sinaselebrate kasi hindi ka nagsaselebrate ng birthday araw-araw. Tama yun. According to the chairman nga, si Virgilio Almario, sabi niya na dapat hindi nga gano'n na yung purpose nila this year is they're doing all these activities para hindi lang hanggang Agosto.
yung celebrations. So, like, itong biyaheng panulat, matutuloy ito, no? Ano ba ito? Oo, oh, at binuo namin ito hindi dahil para sa buwan ng wika, kundi pang matagalan talaga. Oh, oh. Yung wika ng pagkakaisa, the moment idikta mo yan, hindi na kayo nagkakaisa. Ibig sabihin, hiwa-hiwalay kayo. Kaya linawin siguro yung pag sinabi mong wika ng pagkakaisa, maraming Pilipino. Pilipino ng mass media, iba yan. So, hindi walang striktong sense? Marami. Eh, yung J.J. Mon, tao din yun eh. Kinakausap din yun. May wika din yun. Oo. Kaya yung Pilipino ay buhay na wika. Isipin mo, imagine mo sa isang lipunan, nasasakay ka ng jeep, tapos gagamitin mo yung pinaprescribe ng teacher mo na Filipino, no? Parang araw-araw ba ng wika? Mangyari pong pakiabot ang aking upa, pakihimpil pong sasakyan sa gilid ng daan, ako po ay iibis na. Malamang tubuhin ka ng driver eh, no? Ano ang ginagawa nito? O pupunta ka ng palengke, magandang umaga binibini. Hindi ko sana malaman kung magkano ang kilo ng galunggong. Mangyari merong may panauhin mula sa malayong lalawigan at ang aking amay maglalagay malaking piging sa kanilang lahat. Oy, di ba baka tagtaring ka po? Pag-isipin natin kasi marami pang ganun papag-usapan natin. We just need to take a short break. When we return, we'll get to know our guests better as we discuss their writing lives. Yung wikang pambansa, hindi itinatakda yan ng batas. Sa ganang akin, ang nagtatakdanan noon ay yung mga mamamayang gagamit nito. Kahit noon pang bago pa man ng 1987, ay meron ng wikang ginagamit yung iba't ibang ethno-linguistic group sa Pilipinas para magkaintindihan. At yung wika na yon, tinawag na Tagalog nung una, tapos ginawang Pilipino, tapos ginawang Filipino. Nahuli yung batas sa pagkilala sapagkat may aktwal lang ginagamit yung mga tao para makipag-communicate dun sa isa't isa. Welcome back to News Cafe. We're joined by Manix Abrera, June Cruz Reyes, and Eros Atalia. Okay, now to talk about your writing lives. Manix, ikaw muna. Musician ka, author, and well, you graduated from Fine Arts and Visual Communications, no? So sa comics mo, paano mo, how do you feel about the Filipino language? Kasi iba na ngayon, no? Taglish, may text generation. Oh. Sobrang gamit na gamit ko siya sa comics ko. Kasi pag nagko-comics ako, yung ginagawa kong dialogue nila, kung ano yung naririnig kong paggamit mismo ng mga tao. Oh. So minsan, talagang halo-halo yung paggamit nila ng words, yung mga Taglish, ganyan. Minsan may pagka-jegemon, ganyan. Oh. Tapos ang nakakatawa minsan, kasi kunyari sa faculty center, may narinig akong prof na ang ginagamit niya yung salitang pambata. Kunyari, mga yucky doodles, gano'n, kaya pinapasok niya. Pinapasok niya sa. Tapos ginagamit ko talaga siya kung paano siya sinasabi ng mga yan tao. Yung lumalabas sa Kiko Machine. Sa Kiko Machine. Tapos ang sarap-sarap yung pag-aralan na, ganito magsalita yung mga tao ngayon. Eh, nung nandito ka last time on News Cafe with Paul Medina, sabi mo nga, pinapakinggan mo yung conversation sa jeep, di ba? Sa mga stores. Lagi kong pinapakinggan yung mga tao sa paligid. Tapos kung paano nila gamitin yung mga salita. Ganun na ganun ko siya ginagamit sa comics. One of my favorite strips of yours is News Hardcore. So magpapakita tayo ng isa ngayon. So kwento mo, what is News Hardcore all about? News Hardcore, tungkol sa buhay ng mga journalist, yung mga tao sa media. Tapos lahat yan, mga reporter, mga cameraman, yung mga PA, ganyan. Lahat-lahat sinusubukan kong madaanan. So ito, may one of your strips, we're showing one now. This is about, ito yung camera. Ito, tungkol to sa mga cameraman, saka sa mga, yung mga reporter. Kasi nakita ko talaga na minsan, yung cameraman, inuutusan niya yung reporter na, utong ko sa putikan para mukhang madrama talaga, ganyan. Utong ko sa may baha-baha, tapos kunyari, hirap na hirap ka habang nagre-report ka, gano'n. May drama talaga, no? Para maramdaman ng audience na nakatakot sa lugar na to, ganyan. Tapos totoong nangyayari siya, tapos ina-exaggerate ko lang siya sa mga comics. Ganun. So sa language na ginagamit mo, ibang-iba sa style nila, June, for example, of course. June, iba rin, Eros. Iba yung nagamit kong language dun sa comics ko. Yun. Tapos kasi iba rin yung lingwahe, kunyari, sa media, di ba? May mga terms silang ginagamit na medyo tagalized yung mga terms na inaano nila. Oo. So, let's talk about Eros, ikaw naman. So, one of your best-selling novels, Ligo na Yu, Lapit na Me, naging na-adapt siya to a Cinemalaya film, no?
Can we have you read one of the your line from Lapit na may ligo na yun? So, para voice mo naman ang maririnig, no? Paano mo malalaman kung hindi ka magtatanong? Pero, ang dami-dami nating nalalaman kahit hindi tayo nagtatanong. Paano ka pa magtatanong kung alam mo na ang sagot? Pero, paano ka magtatanong kung hindi mo alam kung ano ang iyong itatanong? Paano mo sasagutin ang tanong sa iyo kung hindi mo alam ang isasagot? Paano ka sasagot kung hindi mo alam ang tanong? Kung sa bagay, sa buhay na ito, madalas, tama ang sagot, mali nga lang ang tanong. Tama. Ayon kay Bienvenida Lumbera, who's a National Artist for Literature, sabi niya tungkol sa'yo, magaang basahin kung matinik ay malalim. Ang dagli ni Eros Atalia ay may iba-ibang anyo at pakay. Nagpapatawa, nanggugulat, nakasusugat, parang bato-bato sa langit, ang tama ay lihim na ginagalit. Anong masasabi mo dyan, Eros? Baka bagong gising si Sir Bien yan. Natutuwa ako kasi ang mga kagaya ni Sir Bien, ni Roland Tolentino, ni Sir Jun at iba pa ay kinikilala ang katapang sinusulat ko sa akademya. No? Mas madalas nga lang hindi ng akademya. Panagsusulat kasi ako, iniisip ko may isang grupo ng tao. Kadalasan yung mga kainuman, katropa, kaibigan na kadalasan wala sa structure ng alam natin sa lipunan. Hindi sila yung mga sikat. Kunyang parang tambayan lang na nagtatagay-tagayan. So pag nakikisusulat ako, gusto ko nakikipag-usap ako. Oo. At dahil nakikipag-usap ako, gusto ko naiintindihan ako. Ayoko nagdudugo yung nguso at ilong ng mga nagbabasa sa akin na katapos basahin. O habang nagbabasa, may katabing diksyonaryo. Ayoko nang ganun. Uh-oh. Gusto ko fluid at madulas yung pagkakabasa sa akin. At yan ang nakikita rin natin sa Ligo na Yu, Lapit na Mi. Ano? Ito, you also merge, syempre, bagong generation to. So maraming text, language. Even yung language, no? Kasi uh-oh, ang characters ko dun, kabataan. Yun, parang kailan lang naman, laging kabata rin naman, mga 2 days ago. No? Paano sila magsasalita sa totoong buhay? So inappropriate ko lang yung dialogue ng mga characters sa pagsusulat ko ng novela. Oo. Hey, June naman, sabi naman ni Bien Lumbera about you, you revolutionized Philippine fiction. So you've been influenced, you read a lot of Western, Latin, no? Even African literature. Paano naman yun nag-influence sa Philippine fiction writing nyo? Actually, hindi ko naman alam yun, yung mga ganun-ganun. Basta nauna lang akong magbasa kaysa magsulat. In fact, mas nauna yata akong mag-art, mag-drawing-drawing kaysa magsalita. Yes, your visual art. Pinagandang retarded. Siyempre, nag-evolve nga ang Filipino language, no? So, with your students now, compared to maybe you as a student before, anong nakikita mo mga nuances? Ginamit ko lang yung salita ng tao, kung paano sila magsalita. Kasi sa literature, sa kwento, may character. Mm-hmm. So, kung social yung character mo, alam mo yun, no? Puro ganun yun. You know? Perang-perang. Kung taga-private school yan, iba, kung taga-public school, yung totoo. Yung nuances ng language na ganun, hindi mo ini-invento yun, character yun. May setting din. Mm-hmm. Yung setting, ibang magsalita yung rural poor sa urban poor. Mm-hmm. Iba yung probinsyano, iba yung taga-syudad, iba yung elite, iba yung totoo. Middle class. Na yung pagsusulat ganun, kasi yung akala ng iba nung wika ay homogeneous na para sa lahat. Iba yung wika sa palengke, iba rin naman yung wika pag nanliligaw ka. Hindi ka na gumagamit ng mga bituin-bituin mucha-mucha ang panahon na ito. Otherwise, tatandang binata ka. Iharana. Ibang panahon na yon. Yung right. Ang malimit binabanggit ko, yung kasaysayan ng wikang Pilipino, parang madyong. Pag sinabi mong all up, English yun. Pag sinabi mong chow, Chinese yun. Pag sinabi mong escalera, ang Pilipino ron yung one ball. Hindi one, ha? One. So, pag pinagsama-sama mo yan, karanasan yan. Mm. So, kung ano yung karanasan ng tao, yun ang kanyang wika. Mm-hmm. You were quoted in one of your lectures. So, para naman voice nyo. Okay. If you could read that line. Mas madaling mamatay kaysa mabuhay. Tumataas ang halaga ng pagkain habang bumababa naman ang halaga ng buhay. Maka deep. Ngayon, parang matino, ano? Parang lang. Huwag po maniwala sa kanila. Then of the day, mga kwentista pa rin kami. Okay, mga fictionist. Yeah, lagi akong sinasabi yun. Hindi ako accountable sa sinasabi ko. Ako'y fictionist lamang. O quits na tayo yung mga nagagalit. Kasi panahon ng gera, panahon ng poverty, panahon ng selfie, ang dami-daming problema
Tapos, ang alam mo lang, eh, ipakita mo yung sarili mo araw-araw. Kung ano yung kinain mo, saan ka pumunta. Kaya pagka nagkaroon ng problema sa Facebook, parang magre-revolution bukas, no? Laki ng problema. Yun na nga, no? Do you feel that this selfie, no? This new Facebook generation, kasi puro like, parang they depend on recognition, iba na talagang kultura, no? Ang tawag ko dyan, ecology, tsaka ecosophy, no? The study of me, I and myself. Let me quote myself. Yeah, that's right. Hindi, it siguro ang kagandahan nito, nabawasan yung kapangyarihan ng kritiko, ng akademya, na decentralize yung kapangyarihan, na empower mo yung mamamayan, na halos lahat pwede na magsulat, halos lahat pwede na maging kritiko. Nung araw kasi pagsulat mo, hihintay mo yung review para ma-claim na writer ka, tapos hihintay mo yung review ng mga totoong so-called mga kritiko, etc. para masabing maganda yung tula mo, or kwento mo, vlog mo, sanay sa'yo mo. Ngayon, pag pinost mo sa Facebook, inilalantad mo sa lahat yung trabaho mo, at dapat tanggap mo tumanggap ng handa ka tumanggap ng kritisismo po na pamumuri. So, in a sense, sa panahon nga ng postmodernity, no, na ibabalik sa tao yung kapangyarihan ng panulat at pagbabasa. Pero may danger rin dito na yung sinasabi ng puro vloggers, lahat na journalist daw sila, lahat writer. I mean, what do you think of that? At dyan magagaling yung susunod na panitikan. Di ba ikaw nagsulat nung I am dating a pangit? Oh, ano mas ayun na nga, as an academic, di ba? Sabihin nila parang we're breaking the rules. Yun nga kasi ang problema sa academic. Ewan ko, kasi pare-pares naman kami nang gagaling sa academic, kuturo ko. Ayaw na akademya yung mga akdang laging binabasa o binabasa ng marami. Kasi para sa kanila, popular literature lang yan. So, ibig sabihin, ang totoong literature, yung walang nagbabasa. So, the more na hindi ka binabasa, mas totoong writer ka. Hindi kaya ganun totoong yun. O, mas profound ka pag wala nakakaintindi sa'yo. Yun pala, para you're so intellectual na ano. About, ano, musician ka rin, no, Manix? Feeling mo, when you write your lyrics, or you also, sa mga lyrics nyo, or a lot of it is instrumental? Sa banda namin, iba yung songwriter. Mas tumutugtog lang kami. Mas comics ako, naglalabas talaga ng mga sulat ko. Kasi yung wikang Pilipino, syempre, one big way of expressing it is music, ano? So, feeling mo ba parehong direction tapos, ang music and comics? Eh, sorry. Sige. May dadagdag ko lang. Sige, please. Go ahead. Kasi may ginawa rin akong comics na kailangan kong mag-English. Oh, ano yun? Tapos, hirap na hirap ako. Kasi hindi ko malabas yung ako. So, susulat ko muna ng Tagalog. Tapos, i-Tagalog muna. Tapos, i-translate ko to English. Oh. Tapos, after a few months, pumayag sila na i-Tagalog ko na lang. Yun, mas nalabas ko yung sa puso ko. Yun, parang mas... Yeah. Which brings up a good point kasi sa iba, let's say, mga magulang natin, iba-ibang dialect. So many of us learn, let's say, Tagalog or sometimes English sa bahay. So we learn to think in a certain way tapos kailangan pa i-translate. Kaya yung sinasabi nyo, iba't-ibang style ng wika, ano? Yeah. But we'll get your comments more and talk about more things later on. We'll just take another break. News Cafe, we'll be right back. Eh bakit pa pinalitan yung pangalan, no? From Tagalog to Filipino to Filipino. Kasi dati-rati yung Tagalog ay sinasalita lang ng mga tao nasa Katagalugan. Pero itong wika na to ay lumampas na sa Katagalugan. Mas maraming nagsasalita ng wikang pambansa na hindi Tagalog. Sa makatwid, maski saan ka magpunta ng Pilipinas, ito ay sinasalita na. Kaya nga kailangan ng palitan yung pangalan. Ang pinag-usapan at pinagkasunduan nila ay nung una, Pilipino. Ngayon, Filipino. Eh, hindi natin alam. Baka sa susunod na panahon, tawagin nilang saranggola ni Pepe. No? Hindi pa rin magbabago yung realidad na mayroon ng wikang pambansa. Welcome back to News Cafe. I'm joined by Eros Atalia, Manix Abrera, and June Cruz Reyes. Okay, Manix, ako naman magpapabasa sa'yo ng isang excerpt sa comics mo. Sige. So, we're gonna read something from Oh, Kaligayahang Walang Hanggang Yeh! Ano yan? Saan din galing? Wala. Title lang to ng Kiko Machine Comics. Oo, no? Mga weird yung title niya. Yan. So, may isang strip doon. Tapos ito yung sinabi doon. Pakiramdam ko ang dami kong naiisip na dahins magawa dahil alang deadline.
Nasanay yata ako sa school tsaka sa trabaho na lahat may deadline. Eh, yung mga naisip ko tuloy ng sariling projects ko, hindi ko matapos kasi walang deadline. Totoong totoo yun. Kasi di ba pag nasanay ka na, lagi may deadline, ganyan, sa school, sa trabaho. Tapos after nun, wala na, hindi mo magawa yung projects mo. That's true. Yung comic, Kikiko Machine kasi is more on the life of a student, di ba? Student talaga life talaga. Yung stories niya. Now, ibang-iba yung style mo kasi kailangan ka mag-isip ng visuals plus text versus what Eros and June do, which is really just fiction. Sa'yo ba, malaking sa comics kasi, binabalance mo yung words tsaka yung pictures eh. Yun, kasi may mga, sa isang frame, minsan, hindi mo kailangang isulat, pwedeng i-drawing mo na lang. I-drawing mo yung expression, yung naramdaman ng character yun. Tapos, yung reader na yung makakita na, parang medyo malungkot siya habang iniisip niya tong dialogue na to. So, sa ganun naglalaro yung comics eh. May marriage ng visuals right. Tsaka ng words. Ikaw rin, June, you are also an artist. You've done documentaries and you also draw. So, have you ever thought of veering into the same field, maybe comics, or using visuals to accompany your text? Iba. Ang ibang yung writing kasi is very cerebral, isip ka ng isip. Sa akin yung visual mas pahinga eh. Yung dahil kung nagagalit ka sa buhay, nagagalit ka sa panulat, pwede ba pang magdo-drawing ako, landscape lang muna. Para madali. Mag-unwind ako. For you, it's hard. Okay, well, let's talk about now this whole debate sa CHED, yung using Filipino or Tagalog Filipino as a mode of instruction. Anong perspectives niyo dyan? Because ngayon, there are two things we're looking at. One, they're either gonna take out Filipino as a course daw sa college, or really use Filipino as the mode of instruction. Eros, ikaw muna, anong perspectives mo dyan? Nagtuturo ako ng Filipino sa kolehiyo, sa college. No? Natotoo naman na siguro dapat bawas-bawasan yung subjects sa kolehiyo kasi masyado nang mabigat yung number of units. Payag naman ako na bawasan yung units sa kolehiyo pero wag naman siguro to tanggalin lahat, no? Magtira ng isa o dalawang subject. Pagtatalo na ngayon, no, kung anong subject yung anong klaseng Filipino yung ituturo na hindi na magdu-duplicate sa elementary at high school. Ang problema nga kasi paano mo iaangat yung diskurso ng Filipino kung ang laging poproblemahin ay gamit ng daw at raw ng mahabang ng maikling ng yung gamit ng spelling, etc. Dapat gamitin na ngayon ito sa mas mataas na pag-uusapan, pag-usapan na diskurso, ideolohiya, filosofiya, etc. Yun ang mas kailangan ng subject na Pilipino sa kolehiyo. At tingin ko, yung mga professors natin ay at ilan sa mga ito ay handa naman talaga na magtumulong at magbigay ng tulong sa mga kung paano pa magiging mas sopistikado yung kurso sa kolehiyo. Pero pag binaba mo kasi siya sa high school, ang repercussion kasi niyan, marami talagang teachers na mawawala ng trabaho. Si June, ikaw tate professor ka rin. Mas sigit sa trabaho eh. Mas may malalim na issue. May nagdidikta ng presyo ng langis, presyo ng ginto, kung sino bubombahin. Ito yung lingwahe ng international ng imperialism, English. Pag tinignan mo yung bakit elementary lang yung Pilipino, eh kasi mahirap ka, hindi ka naman exportable. At hindi rin tayo tinuruan ng English para magbasa ng Shakespeare. Para pagka yung sabi ng boss mo, you're fired. Hindi mo sinasabing, same to you, thank you. ang ibig kong sabihin, kakabit ito nung konsepto nung privatization, saka yung liberalization. Yung privatization, pagka mahirap ka, doon ka sa ospital na mura, sa palengking mura, sa eskwelahang mura. At yung mura na yan, eh hindi ka naman i-export. Kaya hindi mo kailangan ng English, kaya Pilipino ka lang. Sa madaling salita, yung pag pinag-aralan mo yung wika ng akademya, hindi ito naib. Ito ay mayroong, sino nagdidikta niyan? Diretsuhin mo na. Kanginong policy yan, World Bank. Sumusunod lang tayo. Yeah. Bakit? Eh, ang tingin mo, yung bayani mo, merchandise. Kaya yung sasabihin mo, makabagong bayani, OFW. Kasi gagawin mo siyang worker abroad. Eh, kung mga bayani yan, ba't mo ini-export? Sino matitira sa Pilipinas? Tambay at saka yung partner ng tambay. Babantayan sila ng barangay. ang point dito,
Napakalawak na usapin ng wika para i-reduce mo lang sa trabaho, para i-reduce mo lang sa spelling. Right. Buong dangal ng bayan mo, hanggang hindi mo nakikita kung bakit ang tingin sa mga estudyante ay commodity, hindi mo maintindihan yung halaga ng wika. Ang isang palusot kasi ng akademya at saka ng mga nasa institusyon ay globalisasyon. Pero hindi natin naintindihan, ang pinag-uusapan sa globalisasyon, produkto at serbisyo, hindi mo binibenta yung wika. So, sa mga bansang maulan, ang binibenta nila, barko, eroplano, kotse, computer, etc. Tayo binibenta natin isang barkong saging, isang barkong tela, isang barkong tao, di ba? Na ang tingin talaga natin na para munlad talaga tayo, dapat husayan natin mag-Ingles. Sa Trends International Mathematics Science Score, isa ang Pilipinas sa may pinakamababang score, nasa bottom tayo. Sa kabila ng medium instruction natin dati sa mathematics and science ay English, no? Ang mga nagtatap ng mga bansa ay kadalasan mga Asian na ang medium instruction nila ay kanilang native language. Mm-hmm. So hindi pasaporte ng pag-unlad na mahusay talaga tayo sa English, kasi for more than 100 years nag-i-English na tayo. Oo. Hindi man tayo umaman, no? So nagagamit lang to para mag-alipin tayo, para pasunurin tayo sa mga gusto ng boss natin. Sa industriya kasi, yung mga elite na boss natin, nag-i-English. Pero sa totoo naman, paglabas mo ng opisina, ang ikuusap mo ng boss mo, 3 to 5 minutes sa labas, hindi ka na nag-ganun. You know? Even sa mass media, di ba? Dati ang training, pure English, etc. Ngayon, sa mass media, mas pinag-uusapan ngayon, mas nakaka-relate ang tao kung nasa Filipino ka. Walang top rating shows na nasa English yung medium. Walang top rating na variety shows na nag-i-English. Walang soap opera na nasa English. And this is walang the general population. Oo, ibig sabihin, dahil kakabit sa bituka puso ng tao, yung wika, hindi lang dapat siya tignan bilang pagkakakitaan. So, totoo naman, sa bansa natin, ito yung pinagkakakitaan ng marami. Pinagsasawalang bahala at dinededma lang naman sa otoridad. So, yung anong masasabi niyo sa ginawa ng Batangas sa ngayon nga, pilot case study sila, kasi sila yung, si Vilma Santos has now agreed with the Commission ng Wikang Filipino to make Batangas the province, the pilot project for the full implementation of Executive Order 335. This is the order that asks government agencies and offices to use Filipino as the official language or for correspondence and communication. So, dapat ba talaga gawin ng lahat na, kasi kunwari sa Cebu, Bisaya, yun, ayaw, mas gusto nila English kaysa sa Tagalog. So, ano kayo, talagang, will this work in the Philippines, June? Hindi, sa Batangas, okay lang yun. Pero kung, halimbawa, pupunta ka sa Cebu, gamitin mo yung Filipino ni Herman Herbacio. Yung mga kwento niyan, halo Tagalog, Cebuano yan. Kung pupunta ka ng Bicol, Christian Cordero. Kung halo yun, maintindihan mo naman. Kung Ilonggo ka, si Genevieve Asenjo, naintindihan din. Ang sinasabi ko, maraming Pilipino. Hindi ito Pilipino ng Central Luzon, kundi ito yung Pilipino na pagkaintindi nila sa wika nila. Kung magagawa yun, totoong Pilipino yun. Pero in defense ng Pilipino pa rin naman sa ibang angulo, kung gusto mo sumali ng game show, reality TV, talent search, hala. Iba. Pag hindi ka nag-Pilipino dyan, hindi ka mananalo. Oo. Hindi ka nga isasali. Oo. So very interesting. Actually, dami ko natutunan sa inyo ngayon. What you're saying, it's not as easy as saying, oo, Filipino, yan ang national language natin. Yes. Hindi pwede pala ganun. We can never legislate language, eh. No? Maaaring magkaroon ng planning, language plan. Kasi sabi nga ni Deborah Cameron sa kanyang librong Verbal Hygiene, sabi niya na ang trabaho ng isang linguist ay ilarawan yung nangyayari sa wika at hindi magdikta. You can always describe but never prescribe, kasi ang wika hindi nanggagaling sa isang institusyon, sa isang tao, sa isang sangay lang ng gobyerno, kasi hindi mo ididikta sa tao kung paano sila magsalita, kung tama o mali ba yung kanilang ginagamit na wika. Kasi mas nauna ang tao kaysa sa institusyon. Right. At ang Pilipino natin ngayon, akademya, based sa akademya, 10% lang ng 100 gumagraduate ang nakakatapos. At ang salita nung 90% na hindi nakatapos na yan ay hindi lingwahe na akademya. So maraming, ang wika ay buhay. Kung ano ang ginagamit ng nakararaming tao, yun ang wika. Tama. Yun ang Pilipino. Manix, ikaw, anong masasabi mo dyan? You're doing your master's now. So, wala ka naman subjects in Filipino. Wala. No? Pero meron lang akong i-share kasi may ginagawa rin akong comics na walang salita. Silent comics siya, wordless comics. Okay. Tapos, maganda ron kasi pag binabasa nila, yung pictures, pag binabasa nila,
in their own tongue. Naiisip nila. Iniisip nila yung dialogue ng mga tao. Yun, kung ano yung salita nila. Yeah. Nasa isip nila. So, yun yung magandang pinapromote ko rin ngayon. Tama yun. And even among, let's say, like sabi nyo kanina, meron for social classes, their own style and language. Within a social class also, there are different modes of kunwari, register, etc. Exactly. Jargon. Kunwari, itong mga jejemon nga, or mga may elite, at saka merong ordinaryo. May so, urban poor, may rural poor. Kamukha na merong urban and rural. So, hindi tama na sabihin, tama yung akin, mali ang sa'yo. Okay. Pwede mong patunayang mali ako, pero hindi mo siguro agad mapapatunayan na tama ka. Yun yung biyaheng panulat. Kami yung binabasa, kami yung pinag-aaralan. Bakit kayo nagdidikta? Kung kami ang gumagamit ng wika, at kami ang binabasa, kanginong wika ang dapat. That's right. Something good to think about while we take another short break. When we return, we'll get our guest perspectives on the future of our language. Yung mga iba, akala nila na kapag nilalima nila yung kanilang wika, no, ay Pilipino sila. Na kapag tinaguyod nila yung purong dalisay na Filipino ay makabayan sila. Wala pong koneksyon yung pagiging makabayan dun sa wikang ginagamit. Yung tunay na makabayan, ang ginagamit na wika, yung naiintindihan ng mamamayan. Revised Basic Education Act. Binago po yung instructional space. Ano po ang espasyo kung saan nakalaan ang tinatawag na unang wika at ano po ang espasyo na nakalaan ang English? May mga batas na nagsasabi na ang mga official na wika ay hindi lang po isa. Meron pong L1, meron pong L2, at meron pong L3. Welcome back to News Cafe. Kasama ko sina June Cruz Reyes, Manix Abrera, at Eros Atalia. Eros, tell us about this research that you came across which says that the native tongue is the best way matagal to study. Matagal nang minumungkahi na sa Monroe Commission pa lang dapat ang mga bata nag-aaral sa kanilang native language. Tayo lang matigas ang ulo, no, na pinipilit natin English, Filipino, etc. So, ngayon, isang movement nga yung MTBMLE, yung Mother Tongue Based Multi-Language Education, na dapat yung bata, karapatan niya yan, no, na matuto siya sa kanyang native language. So, yung mga basic na disiplina, math, English, at iba pa, na pag-aralan na mas madali mong matututunan ito kung pag-aaralan mo sa native language. At the same time, ang dami-daming literatura nagsasabi na yung second language acquisition, kung ng Tagalog speaker ka, matututunan mo yung Tagalog o Filipino at English kung established at maayos na yung native language mo. So, itong parang paraan para entertain natin at bigyan ng recognition iba pang mga wika sa Pilipinas. Na sapat ang bawat wika. Ang lahat ng wika ay may kakayanan, kakanyahan, at sariling intelligence para masurvive niya yung sarili niya. So, kaya ng wikang ito na iturong iba't ibang mga wika at iba't ibang disiplina sa kanilang katutubong wika. Pero may problema din minsan yung mga lost in translation, 'di ba? Minsan yung mga libro natin ngayon, mali yung translation. Kaya ang gusto nilang yon kaysa mag-translate, gumawa kayo ng sarili ninyo mula doon sa inyong sariling wika. Buwan, literatura, bakit laging literatura ng Katagalugan? Ang daming literatura sa iba pang mga lalawigan So ganun, no? I-indigenize at ilagay, i-localize, mas dapat mas malapit. Buwa, pag sa textbook, ang setting puro Metro Manila kahit nandoon sa bundok hibok-hibok ang setting ng textbook ng Manila. So, bakit hindi mas malapit sa... So, i-localize talaga ang mode of instruction. Yun yung isang drive na yun. Right. June, may dadagdag ka dyan. Yung, siguro yung wika na hinaharap, kung ano yung wika ng nakararami. So, hindi ito yung wika ng classroom, hindi ito yung wika ng elite. Kung titingnan mo yung karanasan ng Pilipinas, particular lang yung babanggitin ko. Ang karanasan natin, karanasan ng rural poor. Itong rural poor na to, may karanasan yan. May wika yan na dala-dala. Pupunta yan
sa mga sentro, magkakaroon ng urban poor. Mm-hmm. May karanasan yan, may wika yan. At ito rin namang rural poor na magiging urban poor, mm-hmm. poor pa din, manging ibang bansa, OFW. So meron ka ng international poor. Oo. Sa panahon ng multiculturalism, aling wika ang superior at aling wika. Laki na ng diaspora natin. Diba? Oh. Walang wika ang dapat mamatay. Right. Kundi ang bubuhay sa wika, wika ng karanasan. Kung ito ang karanasan ng sambayanan, ito ang wika ng sambayanan. Mm-hmm. Bastardized or not. Ito lang, ito talaga ito ang talagayin. Eh. Oh, ito tayo. Oo. Oh. And then, gamitin natin. Oo. Oh, Manix, anong masasabi mo dyan? Parang marami ka rin natututunan dito. Oh, actually, sobrang... Anong reaction mo? Sobrang agree nga ako sa lahat. Tapos yung sinasabi na nag-evolve lang naman talaga lagi yung wika. Tapos ang dami-daming words na ngayon lang lumabas, this year lang, nagkaroon That's ng right. mangyari. Let's say, Aussie, di ba? Yung maraming selfie, di ba? Oo. So parang wala pa naman yan a few months ago eh. That's true, even the English language, all languages have this. Tapos 10 years from now, ano pa yung mga ibang salita na papasok sa atin? Tapos parang paano mo siya pipigilan? Paano mo siya, teka right. lang, mali yan. And to make verbs out of nouns, if a friend kita, di ba? I-unfriend kita. Ang dami-dami pang tuloy-tuloy pa siya eh. That's right. Si Vice Ganda nga, ginawa pang kanta yung boom-boom panis eh. Hindi naman panis. Ba't siya panis siya ng panis? Ah, habulin siya nung mga nagtatama. Naging patok yan eh, no? Ipuproprid siya. So ito rin ang kagandahan. Pa rin yung pangit eh, no? Yung diary ng pangit yun eh. So, madaming maraming, sayang yung oras, kaya lang gagawin natin. Ang dami-daming karanasan dapat isynthesize. Kaya biyaheng panulat yan. Ang dami-daming tsorya. Ano ang wika ng sambayanan? Ang wika ng sambayanan ay hindi wika ng isang town, isang probinsya lang sa Luzon. Hindi ito wika ng classroom. Hayaan nating magsanib-sanib yung mga wika na yan. At pagdating ng panahon, may standardize siya. Imagine with this all these languages, we should have more shelves in our bookstores, no? Na iba-ibang klaseng literature. Saka napaka, sabi nga ng isang prof ko sa akin dati, ang lagi mong unang isipin, kung anong gusto mong sabihin, yung content. Tsaka mo nang problemahin kung paano mo siya sasabihin. Tama. Meaning muna, di ba? Ano yung essence? Yung gusto mong sabihin muna. Yung importante. I think with the younger generations now, it's more about packaging. Parang, sige na mamaya, never mind. Basta maganda. Yung content okay, muna. Okay, walang content. So, sinong official spokesperson here? If there's one thing you want Biyaheng Panula to accomplish, ano sanang gusto nyo makita mangyari? Ako particular, gusto ko sa mga bata na ma-encourage magsulat, huwag matakot magsulat. Isulat yung mga... sa totoo lang, teacher ko kasi ito si amang... siya yung dahilan kung ba't ako nagsusulat. Kinunsinti niya ako eh. No? At quoting him, sabi niya sa akin, isulat mo yung mga bagay na hindi kayang isulat ng iyong panahon. At isulat mo yung mga bagay na ayaw isulat ng iyong panahon. Posibleng yan ang wika kasi ng iyong panahon. Kaya ang lagi kong sinasabi sa mga nagsisimula magsulat, huwag yung matakot magsulat, sulat lang ng sulat, basa ng basa ng basa, sulat ng sulat. Tama. At gusto ko, pangarap personal, na palitan nyo agad kami. Ayoko makita na kami ang nasa bookshelves in the next 20 or 30 years. Gusto ko kayo. Kasi ang pinakamagandang magagawa ng art sa kanyang sarili ay patayin niya para magbigay daan sa bagong art. At ang gusto ko, mahigitan ako ng mga nag-workshop ng mga mas bata kaysa sa akin. Kasi ang tagumpay ng isang guro ay masusukat mo kung gaano naging katagumpay at nahigitan ka ng iyong mga estudyante. Ganda. Wow. Seryoso ka naman pala. Manix, ikaw naman. Ako lagi ko rin sinasabi na sarap mag-encourage talaga ng mga tao na magsulat, gumawa ng sarili na ng artworks. Ganun. Kasi lahat tayo may kanya-kanyang pananaw sa buhay. Tapos yung pananaw mo, ikaw lang ang makapagsulat nun eh. Tama. Yun. Kaya maganda na ma-share mo siya. Totoong totoo. June. Thank you for quoting me, Eros. wala naman. Yan naman talaga ang esensya ng Biyaheng Panulat. Hayaang umusbong ang sensibilidad at hayaang maisulat ang karanasan ng kanyang panahon, isusulat ng mga manunulat ng kasalukuyan. Mm-hmm. Sila yon. Ang ganda naman. Thank you very much for being here tonight. Salamat sa lahat ng ginagawa niyo at good luck sa Biyaheng Panulat. Salamat. Salamat. Then, kita sa susunod na panulat with... Ricky Lee, June si Cruzeiro. Luwalhati Bautista dapat kasama namin. May babae dito. Kaya lang lagi siyang nirarayo mapag-umaga.
Lagot ka. Si Bakong kasama dito. Actually, nando doon siya sa backstage. Okay. Joke yun sa Bob. I'm sure minomonitor tayo ni Bob. For sure. And that's News Cafe for you tonight. Maraming salamat kay June Cruz Reyes, Eros Atalia at Manix Abrera para sa inyong pagdalo dito. Kita-kita ulit tayo sa susunod na Huwebes. Ako si Mitzi Borromeo. Salamat sa inyong pagtangkilik. Ito po ang News Cafe. Magandang gabi po.